Hey guys, gumawa tayo ng sarili nating incubator kahit hindi tayo expert dahil mas mahal kung tayo ay bibili or magpapagawa. Total, madali lang din naman siyang gawin basta marunong ka lang magpukpok ng martilyo at gumamit ng lagari. Ay okay na, pwede na tong pagtiyagaan. So yung mga do it yourself na incubator, ito yung ginawa ko. So gumamit ako ng 1/2 na marine plywood, 4 na piraso. Ang isa ay 670 pesos dito sa amin. At bumili rin ako ng screen. So itong makapal, ang metro nito ay 135, bali ang width niya ay 4 meters. So yung sobra ginawa ko dun sa aming kuniho. So yan, at meron pang natira. So yan, bali ang naubos ko ay 14 meters, at meron na akong egg tray na ginawa. Ayan, so yung ginawa akong egg tray ay sinubukan namin kahapon maglagay ng itlog. Ito, ang laman ay 268 pieces na itlog. So yung gawa na ito ay yung gilid niya, meron siyang kanal para doon sa sabitan ng kanyang tray. So kumpleto na yan, 14 na set na tag 268. So yan, gumagawa ko ngayon, kaya pawis pa nga ako. Katatapos ko lang din maglagay ng insulating paper, ayang silver na yan, para mas maganda daw na nakikita rin sa ibang mga nagbablog. Naglalagay sila ng ganyan para matagal yung init, mawala. So naglagay rin tayo niyan. At bumili rin ako ng electric fan, yung portable fan. Ito tag gano'n lang, 120, dalawa. Tapos, pakita ko sa inyo yung loob. Ang wiring nito, bali nag-wiring ako nito ng parallel wiring. So ang parallel wiring, kahit na masira yung isang bulb dyan sa kanila o dalawa o mahigit pa, mayroon pa rin iilaw. Hindi masisira lahat, hindi ma-shutdown lahat. So ayan yung pagka-wiring ko, parallel wiring yan. So yung ibang sistema ninyo ng pagwa-wiring, pwede naman. Ito naman yung akin. Ayan. So wala rin tayong karanasan sa pagwa-wiring ng mga ganito. Natutunan lang din natin sa YouTube, sa ibang mga vloggers. Yan. So hindi talaga siya masasabi nating perfecto. Pero kahit papaano, nakagawa tayo ng incubator natin sa ating pagsisikap. At nagastos ko dito sa ngayon ay umabot na ng 12,000. So almost okay naman to, ayos na. Meron na siyang mga screens, may mga tray na doon sa taas. Ang sukat pala nito ay 94 yung lapad niya, 94 centimeters by 90 centimeters. At meron na rin akong brower na thermostat. Binili ko to sa Pacifica Agribet. Ito ay 2,800. Madali lang naman setup. Kung kailangan natin to ng kuan eh. May switch yan dito sa baba. Yung switch niya, ito siya ay mag-expand pagka naka-sense siya ng heat. So pag naka-sense siya ng heat na kung anong setup mo, ito yung adjust niya. So ito, ikutin mo lang to para malak. Ganyan. Tapos pagka okay na, lock mo na dyan para hindi siya gagalaw.
So, ibig sabihin, yung clearance ng switch, kasi meron yung pin sa ilalim, ma-press niya yun, kaya magkakaroon siya ng shutdown. Hindi na siya iilaw. At pagka lumamig naman, magkakaroon siya ng pagbabago dito, yung expand niya mababawasan, so ninipis naman siya, magdidikit yung dalawa, kaya iilaw naman siya. Pag na-reach siya naman yung ilaw ay yung temperature ay gano'n naman gagawin niya, so mag on and off lang siya. So pwede na natin testingin ngayon kung talagang gumagana ito. So tingnan natin yung settings ito sa ilalim, hindi masyado makita. Okay, subukan natin. So, ito. Saksak natin to dito. Kasi nakahanging pa naman to eh. Ah, dito. So, ayan. Subukan natin i-saksak kasi ako lang naghahawak nito eh. Wala naghahawak ng cellphone. Subukan natin. Ayan, milaw. So, ayan na, sinaksak na natin. At tumilaw. So, umilaw yung lahat. Gumana yung electric fan. Electric fan. At ito, tingnan natin kung ilan yung settings niya. Kung mamamatay nga siya. So, hindi ko pa ito na-set kasi. Kailangan may, meron tayo ditong thermometer. Pagdating ng 37.5, ano natin to, i-set up. So okay naman yung mga connection natin. Ayan, gumagana yung dalawang electric fan para magkakaroon ng circulation ng hangin. At dito mayroong kanal, so galing doon, ayan yung airway nya, air passages nya. Dito rin, meron din siyang passages dyan. At sa gilid, meron din siyang air passage. Meron din dito. Ayan. Malaki yung awang na yan. Yun, nakita nyo guys. Pumara siya. So, na-reach siya na yung init. Kaya lang, hindi pa natin malaman kung ilan yung temperature kasi hindi ko pa tapos gawin eh. Nandito pa yung takip, kulang pa ng frame. Andito yung gihawa ko yung aking temperature. At ito yung magsisilbing ano nya, humidity, percentage ng humidity. At dito naman yung kanyang temperature in degree Celsius. At ito, ginawa ko ito ay cover lang ito ng Tupperware. So, dalawa. Ayun, para uniform. Para medyo may forma naman. So, hindi pa siya. Ayun, nag-switch siya uli. Kasi, nag-drop na agad yung temperature. Kasi, open nga siya. So, tingnan natin kung mamamatay uli. Ayan. Tingnan natin ah. Kung ilang. Ayun. So sandali na lang siya. Bumalik. Okay. So, successful yung ginawa ko. Incubator. Yung setup ng wirings. At saka yung init niya doon ay mas ang init. So naka-sealed na bali siya. Dahil diyan sa mga insulating papers na 'yan. Material na 'yan. Insulating paper ba tawag diyan or ewan ko kung anong tawag nito. Ayan, tingnan natin guys kung mag on uli. Ibig sabihin, yung hangin ngayon ay pumapasok dyan yung outside air.
Tingnan natin kung yun, milaw, nakita nyo. So, medyo mahaba-haba na rin yung videos ko. Tama na rin yung ano, tama na siguro yung pinakita ko sa inyo. So, kung mayroon kayong katanungan, message na lang kayo. Para doon sa gustong gumawa nito, madali lang, ako lang mag-isa gumawa nito. Bali, tinitira ko to kapag may free time ako, kaunti-unti, kasi nandun ako sa farm. Ayan, tinitira ko. Ayan lang, ako lang gumawa niyan. Okay? Okay, salamat guys. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe kayo sa Magsasakang Marimo channel. Okay? Para meron naman tayong mga matulungan. Okay, bye-bye. Happy farming. Ayan, rabbit ko. Ayan, rabbit ko. Gawa ko lang din yung kulungan. Yung sobra nung, ano pala, sobra nung screen. So, yan lang muna.